Sa videong ito nakuha mula sa Cavitec sa kasagsagan ng sunog, kita ang nagngangalit na apoy. Dahil sa malakas na hangin, mabilis itong kumalat sa mga kabahayang gawa sa light materials sa Barangay Longos sa 43 sa Bacoor, Cavite. Nagkaroon ng difficulty kasi kami ay papasok. Yung mga tao naman, dala yung gamit nila pasalabas. So makipot yung daan na limited space, banggaan kami. So sa paglalatag pa lang ng host namin, nagkaroon ng difficulty na. But we tried our best. Sa kapal ng usok, pansamantalang isinara ang isang bahagi ng Longos flyover. Posibleng nagsimula ang sunog sa nag-aaway ng mag-asawa. Nasa kote raw kaninang hapon ng isang alias Ale na kasabwat ng alias Alaw na siya umanong nagsimula ng sunog. Mahigit 800 kabahayan sa Sitio Canluran at Sitio Tabo nang nadamay sa sunog. Sa drone video na ito, kita ang lawak na nasunog ng mga kabahayan. 2:30 ng hapon, idineklarang far out ang sunog na agad sinamantala ng ilang residente para bumalik at tumingin ang maisasalba bagamat pinagbabawalan pa. Ayon sa kapitan ng barangay, may impormasyong isa ang patay at isang malubhang nasugatan dahil sa sunog. Pero ayon sa BFP Bacoor, kinukumpirma pa nila ang mga impormasyong ito. Wala pa raw pinal na bilang ng mga nasunugan kanina pero posibleng umabot ito ng 1,000 pamilya. Marami sa kanila, pansamantalang sumilong sa Longos flyover. Ayon sa barangay, marami sa mga nasunugan for relocation na dahil tatamaan ng LRT Line 1 Cavite Extension ang lugar na ito. Ang nasunugang sityo noong nakarang buwan, tatamaan din ng LRT Cavite Extension. Thank God naman po kahit papaano, nakaligtas po kaming lahat, wala pong nasawi, wala pong nasaktan. Lahat lang po ng gamit, yun lang po yung nasunog eh. Hindi nga po namin po alam kung saan po kami magkakaroon ng tirahan sa ngayon. Kasi wala pa naman po kaming balita kung saan po kami titira.